Good morning everyone, my name is Rochelle and welcome back to Elros Channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay gaano ba kadali magkaroon ng investment, especially kung lupa ang gusto mong bumili, especially kung gusto mong Good morning everyone, my name is Rochelle and welcome back to Elros Channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay gaano ba kadali magkaroon ng investment, especially kung lupa ang gusto mong bilhin, especially kung gusto mong bumili ng condo, or especially gusto mong bumili ng bahay at lupa sa subdivision. So bago natin pag-usapan yan, please don't forget to like and subscribe to my channel and click na rin po yung all button para nang sa ganun every time po na may bago kong upload na video, updated po kayo. Okay, lahat tayo gustong magkaroon ng investment. Pero iba-iba nga lang ang gusto nating investment sa future. Pero syempre itong mga investment na to, definitely pinag-iipunan natin yan, pinaghahandaan para ma-achieve natin yung ganitong klaseng investment. So for today's video, yung pag-uusapan natin, ano ba yung mga tips na dapat natin tandaan bago tayo bumili ng lupa, bago tayo bumili ng bahay at lupa, or bago tayo bumili ng isang condo unit, bago tayo bumili ng isang bahay at lupa, sabihin natin sa subdivision. So without further ado, let's talk about it. So first thing and foremost, dapat bago tayo bumili ng mga ganitong klaseng investment, make sure na ang kausap natin ay ang talagang may-ari ng lupa. Okay, so make sure na meron tayong mga certain documents na pinanghahawakan. So, the best things na dapat meron tayo dito ay yung tinatawag nating title or titulo ng lupa na mismo ang nagmamay-ari ang nagbebenta ng lupa. So, importante na meron tayo nito na pinanghahawakan at iti-check natin yan. Maigi kung siya nga talaga yung owner. Maaring humingi tayo ng certified true copy doon sa mismong may-ari ng titulo ng lupa na binibenta niya, or kung hindi man, pwede tayong pumunta sa Register of Deeds at humingi tayo ng certified true copy nito. So, importante yung assurance. Importante yung assurance na meron kang pinangahawakan at ito ang magiging dahilan para yung talagang, alam niyo yun, yung gustong-gusto niyo na bilhin tong area na to ay nakukuha niyo. What if kung wala pang titulo yung lupa na binibili nyo? So, ang pwede natin na isang option na makuha dito ay yung tinatawag nating tax declaration certificate or yung amilyar. Kung ang lupa talaga ay pagmamay-ari nung nagbebenta sa inyo ng lupa, make sure na meron siya nito kung wala mang titulo. Kasi ibig sabihin na siya talaga rin yung may-ari at siya ang nagbabayad ng amilyar ng lupa yearly. So, importante yan na ito ay ating makita kung wala mang certified true copy na mahihingi from Register of Deeds or hindi kaya sabihin na natin doon mismo sa may-ari ng lupa. Now, after nating makita yung titulo, syempre that is the time na dapat puntahan na natin yung area. We made sure na talagang yun yung place na gusto nyong ipakita at we make sure na dapat yung sukat or tamang sukat ng lupa na yon ay yun talaga ang kanyang binibenta. Now, since na-confirm mo na sa sarili mo na talagang gusto mo nang bilhin yung lote, this is the time na magki-create na tayo or magkakaroon na ng mga documentation na mangyayari between you at dun sa may-ari ng lupa. So, dito unang pumapasok yung tinatawag natin contract to sell. Sa contract to sell, lahat dapat ng posibleng agreement na meron kayo nung seller mo at ikaw na isang buyer ay nakapaloob dito. So, maaari nakapaloob dito ano yung actual na sukat ng lupa, saan yung actual location, at papaano yung terms of payment. Okay. So, monthly ba, yearly ba ang magiging payment, or babayaran mo siya ng buo. So, importante rin natin malaman na paano yung ahente. Sino ang magbabayad ng ahente? Sa ahente, ikaw ba na buyer o ikaw ba na seller? Paano yung commission ng ahente? Importante rin yan na dapat included yan sa ating contract to sell pagdating dito sa pagbili nyo ng inyong lupa. Now, if ever na lahat na yan ay na-include na sa inyong tinatawag nating contract to sell,
That is the time naman na dapat na natin itong ipanotarize. Importante na ang documentation natin ay notarized because we need to have a public documents when it comes to buying an investment like ang lupa. So, importante yan. Huwag natin kakalimutan na tayo ay dapat lagi nakanotarize ang ating public document. Okay, next natin. After mo na, let's say for example, na mabayaran na yung lupa na binibili mo, then that is the time naman na syempre gagawa na tayo or magpapagawa na tayo ng deeds of absolute sale. So, sa deeds of absolute sale, dito naka-include na rito kung bayad ka na or dapat bayad ka na pala dito sa deeds of sales. And then, syempre, nakapaloob din dito yung regarding sa taxes. Actually, yung taxes nga pala, it should be part na rin dapat sa contract to sell pa lang. Kasi may mga taxes tayong binabayaran as a buyer so at as a seller. So, meron tayong tinatawag na yung documentary taxes plus yung capital gains tax. Yung tinatawag nating documentary taxes, so dito, ang nagbabayad nito ay yung nakabili ng lupa. Remember, ang babayarin niya as or para doon sa documentary taxes ay nasa 1.5% doon sa value ng lupa na binibili niya. And then, syempre, doon naman sa capital gains tax, it should be the seller. So, since siya yung nakapag-gain or siya yung nagbenta ng lupa, siya yung dapat ang magbayad ng capital gains tax, which is pwede siyang nasa 6%, more or less, depende yon kung magkano yung total price na binili or yung zonal value ng lupa or bahay na binili mula sa iyo ng isang buyer. Okay, so remember this. Once na-execute na natin or nagkaroon na tayo ng execution para sa deed of absolute sale, we made sure na dapat yung dalawang taxes na babayaran both ni seller at ni buyer, dapat mabayaran siya sa BIR within 30 days. Otherwise, meron niyang penalty na i-impose sa atin ng BIR just in case magkaroon tayo ng late payment. Okay. Then, of course, kapag halimbawa nabayaran mo na yun sa BIR, okay, at the same time, okay na lahat ng mga taxes na nabayaran both ninyo, ni seller, ang next thing na dapat ninyong gawin is to go to register office at ipakita lahat ng mga paid documents na nangyari, ang lahat ng mga documents or supporting documents na nagpapatunay na okay na lahat ang payment natin. Okay, so dito papasok ngayon yung tinatawag natin yung transfer registration file. So ito ang ginagawa na nung nakabili ng lupa at dahilan kung bakit kinakailangan niya pumunta sa Register of Deeds. So ito may mga consideration din yan, may mga fees din yan na dapat natin bayaran since tayo na yung bagong owner. So once na execute na rin natin yan, so posible na rin na maayos na dito yung title or titulo ng lupa na under your name. Now, what if kung ang lupa na napupusuan mong bilhin ay yung tinatawag natin mga agricultural land? Okay. First thing and foremost, dapat magkaroon tayo ng kusa pa rin na malaman or magkaroon tayo ng investigation na malaman may tenant ba ang lupa na to na pag-aari ng dating may-ari. Kasi, syempre, kung ano yung karapatan ng mga tenant doon sa dating may-ari, magiging karapatan din nila yon kapag ito ay binili mo. And then, next thing is, kung may karapatan sila, so dapat parehas kayo na nagkakasundo doon sa dati sa dating nagmamay-ari ng lupa. Now, what if ang gusto mong bilhin ay ang isang condo unit or ang isang lupa sa subdivision? Okay, wala rin magiging problema yan kung ang mga ito ay part ng iyong checklist. Okay, so first thing and foremost, make sure na maganda ang credibility ng developer noong lupa, anong condo unit na bibilin mo. Kasi syempre, kapag maganda or credible ang isang developer, sigurado tayo na maganda yung pagkakagawa doon sa bahay or condo unit na gusto mong bilhin. Then syempre, kailangan mo rin malaman paano ba yung terms of payment nito. Syempre, di ba, pwede ba siya for cash or pwede ba siya na for installment. Now, kung for installment ang bibilin mong unit,
or bayad to panabibili mo sa subdivision, mas maganda na ito ay under ng tinatawag nating Maseda Law. Kasi dito merong protection between doon sa, or sorry, merong protection para doon sa buyer na bibili nung condo unit or nung bayad lupa doon sa subdivision. Kasi yung, ito yung protection na tutulong sa inyo as a buyer para sigurado kang lahat ay maganda ang proseso kapag binili mo na itong mga itong lupa na ito at yung mga documents na makukuha mo ay talagang okay naman, wala kang magiging problema sa future. Kasi ganito, may mga condo unit or subdivision na sabihin na lang natin na hindi under ng Maseda Law. Now, ano yung ginagawa nila? Sila ay nakikipag-coordinate sa bangko na kung saan yung payment mo ay ang mangyayari dyan is sa bangko ka na magbabayad. So, dito, syempre, iba, alam natin na iba ang rules kapag sa bangko na tayo nagbabayad. Okay? So, mas maganda na kung halimbawa bibili ka ng mga ganitong klaseng investment ay meron siyang under na or tinatawag nating Maseda Law. So, para ikaw sa buyer, mas safe ka. Okay? Hindi ko naman sinasabi hindi ka safe kapag sa bangko. Pero, syempre, iba pa rin na under ka ng Maseda Law kasi dito, mas protected ka pagdating sa terms and condition ng payment mo, especially kung installment siya. Okay? Pero, syempre, kung cash basis yan, for sure, wala ka na masyadong magiging problema at okay lang na kahit hindi ka na magkaroon ng pinatawag nating Maseda Law. Okay. So, dito sa mga nasabi ko sa inyo mga tips, I hope na makatulong yan sa inyo bago kayo bumili ng ganitong mga klase ng investment sa future. And, syempre, sabihin na natin, importante na malaman natin to para nang sa ganun, ito na rin yung magiging guide natin. Okay? So guys, I hope na gusto ninyo yung aking video at sana marami kayo natutunan dito. Siyempre, kung ang video ko ay nagustuhan ninyo, don't forget to click yung like button and don't forget to subscribe. Click the bell button and click na rin po yung all para every time po na meron ako mga bagong uploaded na video, updated po kayo. Okay? So, kung gusto ninyo na mga ganitong klaseng video, gusto nyong malaman or may mga katanungan kayo regarding sa pagbebenta ng lupa or regarding sa pag-i-invest para sa lupa, subdivision or condo unit, please comment down below and susubukan kong lahat yung sagutin sa abot na aking makakaya. Okay? Maraming maraming salamat again and enjoy the rest of the day. Bye!